Ang Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla ay isa sa 17 mega-diverse countries. Meron tayong humigit kumulang 52,000 na mga species kung saan kalahati dito ay endemic o dito lamang sa bansa matatagpuan. Ngayong araw, nais naming alamin kung gaano ba kakilala ng mga Pilipino ang bansa natin. Aalamin din natin kung confident ba sila na may mga magagandang organismo tayo sa Pilipinas na mailalaban mo sa kung anong meron sa ibang bansa. Nagpakita kami sa mga respondents ng 15 larawan at kailangan nilang alamin kung saan bansa ba ito matatagpuan. Siyempre, binigyan naman namin sila ng mga choices. Ang mga bansang ito ay nagmula sa 17 mega-diverse countries sa buong mundo. Ito ay species ng bluefin tegra. Saan kaya ito matatagpuan? Sa tingin niyo? Ito yung top 3 countries. 38% ang nagsasabing mula daw ito sa Australia. Samantalang 20% naman ang nagsasabing mula daw ito sa bansang Papua New Guinea. Sinundan naman ito ng bansang Brazil na 13%. Bakit walang Pilipinas? Oh, mukha naman siyang galing sa Pilipinas, di ba? Diyos ko, sa dami ng beaches natin. Anyways, ito naman ang second picture na pinakita namin. Ang flying squirrel. Ayon sa mga respondents, dito talaga nila alam kung meron bang squirrel sa Pilipinas. Pero kahit ganon, nag-tie pa rin ang Australia at Pilipinas sa 23%. Sinundan naman ito ng bansang Amerika na 19%. Ito naman yung ikatlong larawan. Pink rose ang tawag dyan. 51% sa aming mga respondents ang nagsasabing sa Pilipinas ito matatagpuan. Samantalang nag-tie naman sa second and third place ang Brazil at Papua New Guinea na may 10% na boto. Ito ang susunod! Ang Philippines comes out! Oo, may out sa Pilipinas. I know, right? May out sa Pilipinas. 23% ang nagsasabi na sa Pilipinas daw ito matatagpuan. 20% naman ang nagsasabi na sa Brazil ito matatagpuan. Samantalang nag-tie naman sa third place ang mga bansang Amerika, Papua New Guinea at Australia. Ang huli naman ay itong Palawan Hornbill. 18% ang nagsasabing sa Pilipinas daw itong matatagpuan. At 15% naman ang nagsasabing na sa Australia ito. Ganon din sa Ecuador at South Africa. Marami sa mga may alam ng species na ito ay nakapag-aral na ng Natsai 5 or Environmental Biology. So talagang masasabi natin na malaki ang naiaambag ng edukasyon upang malaman ang mga species na ito. Padang! Ilan lang yan sa mga pinakita namin sa kanila. Tingnan naman natin ang iba pang mga litraso. Marami tayong magagandang mga organisms dito sa Pilipinas. Mag-search-search na lang din tayo sa web para marami pa tayong matuklasan at para magkaroon din tayo ng confidence na sa Pilipinas. Meron yan sa Pilipinas! Kapag may nagtanong ito, sure. At sa palagay naman namin, makakatulong din sa environment kung aware tayo sa kung anong meron. Aantayin pa ba natin na sa libro na lamang natin nakikita ang mga organisms? Tandaan, malalaman lang natin ang halagaan ng isang bagay kapag wala na ito sa atin. Siya, ito nga pala si Deanne Bueno, a cute na cute na reporter ng Natsai 5! Woo! Woo! Party party! Yung mga party party, Elvis Bueno!